Sinimulat na ng Philippine Red Cross ang pilot testing sa saliva test. Mas mura ang sistemang ito kumpara sa swab test o RT-PCR test. Mas madali na rin makikita ang resulta sa saliva test na abot lang ng hanggang 4 oras. Si Karen Villanda sa detalye. Rise and shine, Karen. RT-PCR ang itinuturing na gold standard sa pagtukoy kung positibo ang isang individual sa COVID-19. Pero malayo sa kasalukuyang proseso na sinusundot ang ilong, sinusubok ngayon sa Pilipinas ang bagong paraan sa pagkuha ng RT-PCR test. Ito ay sa pamamagitan ng laway. Ngayong araw, nagsagawa ng pilot testing sa saliva test ang Philippine Red Cross na pinangunahan mismo ni PRC Chair at Senator Richard Gordon. Matapos makakuha ng barcode sa vial na ito, kinakailangan maglagay ng 1 to 2 ml na laway. At ayun na, tapos na ang iyong test at maidadala na ang iyong sample sa laboratorio. Pero bago magpa-test, kinakailangan 30 minuto ka na hindi kumain, uminom o di kaya nanigarilyo na makaapekto sa sample. Kumpara sa presyo ng swab test na nasa 4,000 piso pataas, mas mura ito dahil nasa 2,000 piso lamang ang bayad. 3 hanggang 4 oras lang din ang turnaround time ng resulta. 95% din ang concordance rate ng saliva RT-PCR test sa swab test. Ang saliva testing ginagamit na sa ibang mga bansa tulad ng Japan, Singapore, France, Hong Kong, US at Switzerland. Wala nang PPE. We can deliver this to people who want it in their houses if they like. But kailangan nasa harap namin yung gagawa dahil baka mamaya ibang laway ang ilagay. January 4 nang bagitin ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang public address ang paggamit ng saliva o laway para sa testing ng COVID-19. Ayon naman sa Department of Health. No, inaantay lang po natin na matapos ng Philippine Red Cross yung additional recommendation po ng ating mga eksperto sa kanila para mas maging accurate yung basis natin to adapt the protocol for saliva as specimens. Sagot naman ng Red Cross, ngayong Linggo, inaasahang matatapos ang pagkolekta sa 1,000 sample mula sa health workers sa iba't ibang ospital bago maipasa sa DOH. At ang susunod na step ay ang pag-aproba na ng Food and Drug Administration dito para maging alternatibong testing sa pagkumpirma ng COVID-19. Karen Villanda para sa Bayan.